shout out sa lahat. Good morning. Alright. Mayroon lang akong ano, gustong i-share sa driving konti. Ito, yung mga gustong matuto mag-drive, yung gusto mag-aral, tapos walang pang ano doon sa driving school, turuan ko lang kayo ng konti. Ang dala ko ngayon, manual. Papakita ko sa inyo. Yan. Ito ang gas. Brake. Tapos ito ang clutch. Ngayon, pag ito didiinan mo, kailangan isasabay mo itong kambyo. Yan, kambyo. Pero bago yan, bago nyo pag-aralan, anuin nyo muna yung tansyahin nyo muna. Tansyahin mo muna yung clutch saka yung brake kailangan bago ka mag-clutch. Kontrolin mo muna yung gasolina saka yung brake. Yun. Tsaka huwag nating kalimutan yung brake, kasi yun ang pinaka-importante sa lahat pag tayo nag-aaral. Kasi pag pumasok kayo ng driving, pag pumasok kayo ng driving, may sarili yan doon na ano, sariling brake. Dito yan, nilalagay yan dyan sa passenger side. Para in case na alanganin, sila ang nagbe-brake niyan. Kaya, kumbaga sa ano, matuto ka lang sa ano, kumbaga mahasa ka ng gusto doon sa mga kalsada, mga signage, yan matututo ka doon. Pero pagdating na sa clutch, hindi ka masyadong ano, kung mamamatayan ka o hindi, kasi sila ang nag-aano noon. Ikaw ang magpatakbo, pero kadalasan sila ang nagpipreno, kasi 'di ba yung mga nag-aaral hindi pa masyadong ano, nauuna nang nag bibrake yung nagtuturo, yung instructor. Kaya yan ang ano niyan. Halimbawa umandar na. Pag umandar na, ito didiinan mo yan. Tapos dito ka ngayon sa clutch. Oh. Makita mo 1 2 3 4 5. Tapos may R. Ibig sabihin, ayan ang reverse. Oh. Pagdiin mo ngayon doon sa clutch ganyan, isasabay mo ito ngayon. Yan, oh. Pipihitin mo pa kaliwa, number 1 tulak mo. Oh. Tulak mo 'yan. Tapos ang gagawin mo, dito ka na sa gas. Bibigyan mo siya ng konti ng dahan-dahan. Tapos dahan-dahan ka nagdidiin sa gas, dahan-dahan ka rin nagbibitaw sa clutch. Yan. Ngayon tumatakbo ka na. Lilipat ka ngayon sa segunda. Babalikan mo ngayon didiinan. Ilalagay mo ngayon sa segunda. Yan, segunda yan. Ngayon, ayan, pwede mo nang biglain yan. Kasi tumatakbo ka na. Hindi na masyadong ramdam yan. Ngayon, mga 50 to 70 meters, kailangan, pag may kasunod ka, kailangan, nagkikik ka na palagi ng brake mo. Palagi kang nagkikik ng brake mo. Kasi, minsan, nawala ka sa ano, nakalimutan mo na, sa halip na brake ang diinan mo, napunta ka doon sa gas kasi hindi ka pa masyadong sanay. Yun ang kadalasan. Kaya ang iniingatan ng mga instructor, yung gano'n na sitwasyon. Kaya naglalagay sila ng sariling brake. Yun. Kaya ang ginagawa ko, yung mga tinuturuan ko, hindi ko muna pinapatakbo. Dadaling ko muna doon sa
yung mga bakanting lote na malalayo, yung maluluwag, ang gagawin ko, atras abanti lang muna hanggat sa makuha niya yung timplada sa gas tsaka sa clutch. Tapos paparadahin ko na siya sa alanganin na lugar, yung kaya niya na, para pagdating na doon sa takbo, hindi na siya mahirap magtansya-tansya. Magtatansya na lang siya doon sa halimbawa crossing, tapos yung mga traffic, doon siya yun na lang ang tatansya niya. Kumbaga sa isang araw, malaki ang improvement kung talagang tututukan mo. Yun. Kaya yung sa mga driving school, maganda yung sa driving school, lalo na ngayon, ino-honor na nila, hindi ka na makakuha ng lisensya ngayon na wala kang certificate galing sa driving school. Kasi parang iyon na yung inano ng TISDA. Kailangan mayroon kang certification galing ng driving school. Pero ako noon, simula nung natuto ako mag drive, kasi tinuruan din lang ako eh. Kumbaga hindi ko ipinagdamot. Napunta ako sa delivery. 4 na pahinante ang tinuruan ko hanggat sa umalis ako. Di lang yon, pati lisensya. Kasi mahirap yung mag-drive na kung walang lisensya. Pati lisensya, bago ako umalis doon, talagang safety na sila. Pwede na silang mag-apply ng sarili nila. Tapos nung lipat na naman ako ng ibang tracking. Mayroon na naman ako doon tinuruan, 3. Naging driver na rin. Tapos napunta ako sa taxi. Doon sa taxi ang napakarami kong natulungan, kasi kumbaga inuuwi ko yung unit doon sa bahay, garahe. Siguro mga 20 ang natuturuan ko doon mag-drive. Kumbaga nahasa sila ng sarili nila, kasi walang tinuruan ko lang sila kung paano kontrolin, kung paano pahintuin. Yun. Mga madali naman natuto. Ngayon, magaganda ang buhay nila. Talo pa nila ako. Kasi ang dala nila puro malalaking truck. Magaganda ang buhay nila, mga perbiyahe. Pero hindi natin masabi, kasi minsan mga wala ng kawawa din. Kasi mga wala ng uwi-uwi. Malaking ang kita, pero halos hindi na nila nakakasama ang pamilya. Minsan sa isang linggo hindi na nakaka-uwi. Ayaw ko naman yung ganon. Ako naman dito, safety na ako, kasi 20 years na ako dito eh. Dito sa kinalalagyan ko, kumbaga nang hinayang na rin ako na iwanan. Daming kumukuha sa akin, pero nang hinayang na akong iwanan, kasi sayang yung benepisyo. Di ko na mapakinabangan pag umalis ako. Saka nagkakaedad na rin tayo. Yun. Dito pagod, pero okay lang. Masaya din naman. Kumbaga, kuha ko na rin yung ano nila. Ang hirap lang pag mga VIP ang sakay mo, may higpit sila. Yung mga businessman na ano. Saka dito, medyo ano, kayang-kaya naman. Kumbaga, napag-aaral ko yung anak ko, nakapagawa ko ng bahay. Ibig sabihin, dito lang, nung nalipat lang ako dito sa trabaho ko, 20 years na kasi ako dito, kaya medyo nakakapanghinayang. Hanggat sa yung anak ng boss ko na dalawa, tinuruan ko na rin mag-drive. Natuto na rin sila, may mga trabaho na rin, kaya medyo ano na rin ngayon ang problema. Daming nadagdag din na trabaho sa
kasi minsan doon sa bodega may mga problema, kailangan ko pang puntahan. Akala ko kasi tinuruan ko mag-drive, mabawasan yung trabaho, lalo palang nadagdagan. Pero okay lang dahil masaya din naman. Siyempre, kailangan gampanan mo kung anong obligasyon mo. Kasi pag hindi mo minahal ang trabaho mo, hindi ka tatagal. Kailangan paghirapan mo para ibigay din yung narapat para sa'yo. Huwag naman masaya kahit pagod, pero sa kabila nun nabibili ko naman yung gusto ko, kaya ito yung itong pag-YouTube ko. Eh malay mo, makatulong tayo. Kasi tuwing December naman, ano, namimigay tayo ng konting ano palagi. May regular naman ako na sponsor. Yan. Oh no, nawala pala tayo sa ano topic. Yun lang. Tsaka ito, idugtong ko na rin yung ano, ngayon sa LTO, medyo napakahirap na ngayon. Kasi mayroon ng 15 days na seminar. Tapos kailangan na ng certification galing sa TISDA. Yun, kaya importante na talaga na pumasok kayo ng driving school. Kahit natuto ka na mag-drive, obligado pa rin na pumasok ka ng driving school kasi certificate ang kailangan eh. Parang nakipag-tie-up na yata yung TISDA sa driving school. Hindi ko lang alam kung pupunta ka talaga ng TISDA o ano. Pero ang sure, talagang magsiseminar na ng 15 days. Kaya yung may mga trabaho, maglaan talaga kayo ng ano, hindi lang 15 days. Kasi siyempre yung mga lakad-lakad mo pa, umpisa, kukuha ka pa ng requirements. Ang requirements, NBI, birth certificate, at saka TIN number requirements. Tapos di ko alam kung ibabalik yung drug test at saka yung medical, pero drug test naman doon na yan eh sa kanila. Ang sure ako yung medical doon din yan sa kanila. Kaya ang ilalabas mo lang, kumbaga lalakarin mo lang NBI at saka ano, kung may birth certificate ka. Yun. Ayun, punta ka na ng LTO, kuha ka ng ano. Kung wala ka pang student, student muna. Kumbaga mag-ipon ka muna, 15 days. Kaya sa 15 days na yun, kailangan i-sure mo na talagang maipasa mo yung exam. Kasi pag hindi mo na ipasa, sayang yung 15 days mo. Mag-antay ka uli ng another month. Tapos another 15 days. Di ubos lahat ang ano mo. Kaya kailangan pag-aralan mong mabuti. So, dahil naghihirap ka, pag-igihin mo ring mabuti. Kasi yung lisensya, hindi privilege yan. Kumbaga, pinahiram lang yan sa'yo eh. Kaya huwag mong abusuhin sa kalsada. Yan. Lahat ng tinuruan ko, yun. Kumbaga, hindi ko sila tinuruan para magiging ano sa kalsada. Tinuruan ko sila para, kumbaga, panghabang buhay yun na tulong sa pamilya nila eh. Yan ang tanging magagawa kasi ang pahinante, napakaliit talaga ng sweldo kung tutusin eh. Tapos yung sweldo ng driver, maliit din, pero malay natin may mga panahon na mapansin din tayo ng mga kinauukulan na lumaki din ang sweldo. Sana nga. Si napakahirap. Kumbaga, binigyan ka nga ng privilege.
Tapos yung privilege naman alanganin naman kumbaga ano. Pero sa kabilang banda, napakaganda ng driver kung pakinabangan mo lang, kasi kumbaga magaan ang trabaho mo kasi mayroon kang helper. Oh. Pag ang trabaho mo drive lang, pagdating mo doon sa garahe, matulog ka. Kumbaga, nare-relax yung katawan mo. Pero kung talagang mahal mo ang trabaho mo, mahal mo ang katrabaho mo, obligado ka rin tumulong kasi kawawa din yung helper eh. Yun lang. Humaba na naman yung kwentuhan natin. Si napakahirap ng ano yung namamasukan ka, kaya privilege natin ang magkaroon ng lisensya. Kaya kung sino man sa inyo ang magkaroon ng lisensya, mahalin nyo talaga, sundin nyo ang dapat nyong sundin na batas sa pagmamaneho. Kasi pag hindi nyo minahal yan, pag nawala sa inyo, hindi lang ikaw magutom, pati pamilya mo. Kasi napakalaking tulong pag may lisensya ka talaga. Kasi madali makahanap ng trabaho, lalo na abroad. Pag driver ka, napakaganda kasi doon magaganda ang mga sasakyan. Ayan, hanggang dito na lang muna. Ayun, bye-bye.